notification bell for the latest videos. Music 1, Week 3. Paggamit ng iba't ibang uri ng tempo. Sa araling ito, tayo ay gagamit ng iba't ibang uri ng tempo upang mapagbuti ang tula, chants, drama at kwentong musikal. Umpisahan natin ang aralin sa pagtula. Ito ay may ritmo, bagal o bilis. Sa chants naman, ganoon din dapat. Ito ay magkakaugnay at magkakatunog sa dulo. Ang drama naman ay nakapaloob ang damdamin ng mga taong gumaganap sa bawat papel na naatas sa kanila. Ang kwentong musikal ay awit na naglalaman ng isang kwento. Halimbawa nito ay awit na pinamagatang Ako ay May Lobo. Kung makikita natin dito sa ating presentation, nandito ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa mga larawan, sa kabilang pahina ay naipapakikita ang iba't ibang uri ng tempo sa musika. Dito ay muling naipakikita ang bawat damdamin ng mga gumaganap at nagbabasa nito. Naiuugnay din ito sa tunay na buhay at kasaysayan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa araling ito, ay iisa-isahin natin ang bawat tempo upang hindi magkaroon ng kalituhan ang mga mag-aaral. Gagabayan ito sa tulong ng mga larawan sa bawat pahina. Gawain sa pagkatutubilang isa. Isulat mo sa loob ng puso ang ginagawa ng bata sa larawan. Siya ba ay umaawit o tumutula? Yan. So, ito pong batang ito, ano ba ang kanyang ginagawa? So, siya ay tumutula. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Hulaan mo ang ginagawa ng bata sa larawan sa pamamagitan ng pagpupuno at pagsulat sa patlang ng mga nawawalang letra. Piliin sa kahon ang letra para mabuo ang salita. So, I think yung larawan para dito ay nawawala, hindi dapat ito. Kasi ang ginagawa ng bata dito, kasi may mga notes siyang napuproduce, so ibig sabihin ito ay umaawit. Pero dito, ang tamang sagot dito ay kung pagbabatayan natin itong mga pamimilian nating letra, ang mabubuo nating salita dito ay chant. Ano? Pero ang nasa larawan ay umaawit. Pati yung nakalagay dito ay lyrics ng awit na Leron-Leron Sinta. Pero ang isasagot ninyo ay chant. Ano? So huwag nyo nang pansinin yung larawan natin kasi ang pinupunto dito ay yung salitang chant. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Artista ka ba? Isadula mo ang ginagawa ng bata sa larawan. Sa tulong ng iyong kapatid o nanay at tatay, makakaya mo itong gawin. Gumamit ng angkop na bilis at bagal ng kilos sa pagsasagawa nito. Nakabasag si Neneng ng paboritong baso ng kanyang nanay. Ano ang dapat niyang gawin? Tingnan mo ang larawan ni Neneng at ng kanyang ina sa larawan. Ayan, si Neneng po ay nakabasag ng baso. So kung mapapansin ninyo, kapag nakabasag kayo ng baso, kayo ay malungkot. Ano ba ang kilos ninyo dito? Nagiging mabagal kasi nga kayo ay malungkot. Ayan, so ang gagawin nyo po, magkakaroon kayo ng isang maikling dula-dulaan. Gagawa kayo ng isang dula kasama ang inyong mga kasama sa bahay. Ano? So, tungkol po dun sa nakita natin dito sa larawan na si Neneng ay nakabasag ng isang baso. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Basahin ang mga pangungusap. Sagutin kung ito ay tama o mali. Number 1. Ang bata sa larawan ay naglalaro. So, ito ba ay naglalaro? So, siya po ay tumutula. Kaya ang ating ilalagay dito sa number 1 ay mali. Ayan. Pangalawang larawan, si Rina ay umaawit. So, kitang-kita naman natin sa larawan, si Rina ay umaawit. Kaya ang ilalagay natin ay tama.
Number 3, ang mga bata ay kasali sa dula-dulaan. So meron po sila stage play. Anong ilalagay natin? Tama o mali ba? Punan ang tamang sagot upang makabuo ng kapakipakinabang na kaisipan tungkol sa aralin. Iba't ibang uri ng tempo ay 1, 2, 3 at 4 na magagamit sa pagsasadula, pag-awit, pagsayaw at pagsasabuhay ng mga kwento ng buhay ng tao. So ang atin pong ilalagay na iba't ibang uri ng tempo ay mas mabagal, pangalawa ay mabagal, pangatlo ay mabilis, at ang pang-apat ay mas mabilis. Kung may mga tanong pa po kayo, pwede kayong mag-message sa aking Facebook Messenger account, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayong mag-email, ryanchester.manzanares@deped.gov.ph.